GMA 7? Damay daw sa ginawang ito ng tape? Ano nga bang nagawa ng Tape Incorporated para masisi ng ganito? Totoo nga bang malaking kawalan sa GMA 7 ang ginawang ito ng tape? Mula noong mawala ang TVJ sa Itbulaga, tila hindi na tinantanan ng mga bashers ang mga bagong host dito. Hindi pa rin nalilimutan ng netizens ang ginawa ni Buboy Villar sa isang matanda. Dahil ito sa pagtanggal niya ng mikropono habang nagpapasalamat sa TVJ. Viral pa rin ang video kung saan makikita ang ini-interview ni na dating Manila Mayor Isko Moreno at Buboy ang matandang nasa LRT station. Oo, noon pa Itbulaga, sabi ng lola na sinundan nito ng Tito Vic and Joey. Sa eksenang ito, biglang tinanggalan ni Buboy ng mikropono ang matanda, kaya napaghalata ang tinangka nitong pigilang marinig sa mic ang Tito Vic and Joey na sinasabi ni lola. May pasaring naman dito si Joey nang sabihin sa isang segment ng EAT na magalang itong si Mayor, hindi inaalisan ng mic ang matanda, anya. Ngayon ay may balitang damay raw ang GMA sa ginawa ng tape. Sa inilabas na balita ng bilyonaryo, bumagsak ang profit ng GMA sa first half ng taong 2023. 1.18 billion o 71% ang binagsak ng kita ng GMA Network sa unang anim na buwan ng 2023. Ang sinasabi ng GMA na dahilan ay wala na umunong political ads, hindi tulad noong nakaraang taon na may eleksyon. Ngunit sa inilabas na datos, noong pre-pandemic 2019 na may ABS-CBN pa ay 1.34 billion ang kita nito. Na kung tutuusin ay mas malaki pa kumpara ngayon na wala na silang kalaban. Interestingly, GMA sales lagged behind ABS-CBN which posted 8.8 billion in consolidated revenues. Largely derived from the licensing and syndication of its content library. Ibig sabihin, wala nang ang prangkisa ang ABS-CBN pero mas malaki pa rin ang kanilang sales kumpara sa GMA. Ang tanong, posible nga bang naging malaking epekto ang pagkawala ng TVJ sa GMA Network kaya bumagsak ang kita nila? Dahil matatanda ang mismong si Joey ang nagsabi na hindi sila pinigilan ng GMA. Ni hindi umano sila kinumusta ng network. Nagsimula yan nung umalis ang TVJ. Karma yan, TVJ, congrats, TV5 na susunod na aangat. Ang laki nang naitulong ng TVJ sa ads ng GMA sa noontime show tas biglang nawala. GMA made a hit because of Itbulaga which made a hit because of TVJ. So when TVJ was gone, it's a domino effect. Posible raw kasi na kahit mawala ang TVJ ay pareho lang ang kikitain ng network sa Tape Incorporated. Kaya siguro nandyan man ang TVJ o wala, ay pareho lang nakikita sila sa tape. Dahil pareho lang naman ang block time na inuupa nito sa GMA. Dumagdag pa na nakuha nila ang It Showtime na kumikita rin ang JTV. May balita pa ngang mas malaki ang kita ng GMA sa Showtime kumpara sa Tape Itbulaga. Ang problema pa, mas lumakas ang competitor nila na TV5 dahil nahakot ng TVJ ang mga advertisements nila dito.